Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News ang ilang dati umanong miyembro ng Socorro Bayanihan Services, kabilang ang isang sapilitan umanong pinakasal noong 14 anyos pa lang. Sabi pa ng isa, gabi-gabing may pinapapilang mga minor de edad na babae at ipinapagahasa ang ilan. Eksklusibo rin pinuntahan ng aming team ang komunidad ng grupo kung saan pinabulaanan ng mga leader ang mga paratang. Mula po sa Surigao del Norte, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, Vicky, Emil, binuksan ng Bayanihan o Socorro Bayanihan Services Incorporated ng kanilang mga pintuan sa GMA Integrated News para pabulaanan ng mga paratang laban sa kanila. Mga paratang na nilalaman sa mga salaysay na mga umano'y biktima ng grupo na ikinuwento rin ngayong araw sa atin. Isa sa mga dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services na nakausap ng GMA Integrated News si Jason. Di niya tunay na pangalan. Sabi ni Jason, isa raw normal na people's organization at religious group ang Socorro Bayanihan Services nang umalib siya dito. Pero nagbago raw ang lahat nang dumating si J. Renz Quilario, alias Senior Aguila. Pero pag dating niyang by 2017, lumating si J. Renz, ipinagtapat niya nasa siya si Senior Santo Niño. Siya ang misiya, kaya nadala rin kami, sir. By the 2019, yung Lindon, sir, pahayag siya na umakyat kami ng bundok, kaya umakyat kami lahat. Ang mga sumama kina Senior Aguila sa komunidad na kung tawagin ay kapihan sa kabundukan ng Bukas Grande na nirahan kasama ang kanilang mga pamilya. Pero pagdating daw doon, isinama siya sa private army umano ni Senior Aguila. Isa po example doon yung sa election, sir. Kami po yung pinadala niya kasi. Tapos kami pa yung naging goons, bali, yung security ng mga kandidato. Pero bangungot daw ang inabot ng ilan sa mga sumama sa komunidad dahil nang lumaon daw ang mga babae kahit mga minor de edad sa pilitan umanong ipinapakasal sa ibang mga miyembro. Kahit ayaw nila, sir, kasi pinipilit sila, sir, kasi bakit ayaw niyong pumayag? Panginoon na niyang nag-uto sa inyo na ipakasal kayo, naman, sir. Kaya pinipilit ng pinipilit, saka wala silang magawa. Bali, pinapapunta lahat yung mga minor de edad, line by age. Pagkatapos nun, magsiselect sila kung yan na yung asawa mo, yun, may nami-marriage ng 12 sa lalaking edad ng 20, gano'n, may 23, 14. Pagkatapos nun, sir, after 3 days, kung hindi pa nakuha ng lalaki yung babae, ipapatawag niya ni Senior Aguila, sir, tapos pagpatawag niya niyan, sasabihan niyang, bakit hindi mo pa nakuha? Dapat i-rape mo na yan kasi authorized ka na. Isa raw sa mga pinilit ikasal si Jane, hindi rin niya tunay na pangalan. Naog ko kay kung atong gimindyo ko nga 14 pa akong edad, inja 18 so agi Paris. Inja, wait, gipugos man mi kay kung dili ko no mi mo, musunod sa ilang sugo, may imperno ko no mi kung time nga gihandyo kong Senior Aguila nga nagpaila si Jan nga si Jay Ginoo na mo nga niingon si Jan na nga makigandyo si Jan nga makigsix tungod kay tawhanon pa si Jan na nihanglan pag-usaka butang dya umukawa ko yung sugot kay hindi rin daw sila pinapayagang mag-aral. Litong makasamin dya huya may nag-eskwila dito sa Kapihan kay bawal. Kay lagi kuno bisan kuno si Jawa pag Ginoo kuno si Jawa may kuno diyang eskwela kami na ba kuno sumusunod ni Ja ng ijang katawhan pag giingon ni Senior Aguila nga katuloy nagpaila nga si Jay Ginoo diyan mi giingnan nga kung kami kuno mo naog kanang maimperno lagi kuno mi wala may kaluwasan. Nakatakas lang daw si Jane nang magkaroon ng bakunahan sa Kapihan. Agis kasagbutan, lagbas mi si ring, diyagi kuha mi sa iksoon ni Danang ang uban. Ngayong takas, nagjot-jot ramis na kasagbutan. Nakausap din namin si Mark, di niya rin tunay na pangalan.
Siya raw ang bantay sa bahay ni Senior Aguila kung saan ilang beses daw niyang nakitang may mga dinadalang babae kapag gabi. After curfew hour, doon ko nakikita na may papasok na babae. Pagpasok na babae, bago papasok niya sa kwarto, pinapainom muna ng isang baso na gatas o cider juice na papainom niya. Pagkatapos, doon na, kinabukasan na makalabas. So hindi ko papalagay mo? Hindi, kasi ano daw, may kapalit naman doon eh. Ano, papunta ka sa langit pag pumayag ka sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Bukod dito, may iba pa raw nakita si Mark. Sa ilalim, may mga underground na mga hindi nila alam. O, kaniwan sa mga armas, o. Di ba, bawal sa gobyerno yan. Sinasabi nila na wala daw silang armas. O, pag walang armas, ba't may armas doon sa kwarto? Parati pa kami nagdadala ng import. Kanina tinungo namin ang sityo Kapihan. Pagdating sa sentro ng komunidad, nagsasayawan ng mga dancers, nagpapalakpak ang mga tao, at mga batang kumakanta at tumutugtog ng mga instrumento ang sumalubong sa amin. Dito namin nakilala ang leader ng grupo na si J. Renz Quilario alias Senior Aguila at ang mga senior leaders ng grupo na sina Karin Sanico at Mamerto Galanida. Maring itinanggi ni Quilario ang paratang sa grupo na sila'y namimilit ng menor de edad na magpakasal o pilit ipinakakasal ang mga miyembrong may mga asawa na pero hindi sumapi sa kanilang komunidad. Itinanggi rin niya ang sapilitang pakikipagtalik sa mga babae. Hindi yan ang nangyayari dito. Kasi bakit? Anong pinipili? Wala naman ganyan na nangyayari. Mix and match daw sila. No. Against their will. Walang nangyari ba dito? Wala. Sabihin, kahit mga tao, isa-isahin nyo. Itinanggi naman ni Sanico ang paratang na sangkot sa illegal na droga ang kanilang komunidad at may marami silang baril para protektahan ang komunidad. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapasok dito sa komunidad ng Kapihan at ito nga yung tinatawag na White House. Pinapasok din tayo para makita natin kung ano ba talaga. Meron ba talagang mga kontrabanda dito at mas importante, kung pagawaan ba talaga ito ng illegal na droga? Eh wala sir, tingnan mo yung sinabi na doon sa ilalim daw, sa basement. Basement. Ano ba yung basement? Walang, ano, tingnan mo sir, mahirapan tayong ano may. Kami nga, sobrang sikip po. Tingnan mo sir kung merong kuhan, ano lang, yung linya lang ng safety tank. Isa naman si Glazy Angel Digamon sa halos 150 mga guro na sumama sa grupo noong 2019. Itinanggi niyang pinagbabawalang mag-aral ang mga bata dito. Dahil din sa pandemic, isa din yon naging reason kaya parang natigil yung access namin sa education. But that doesn't stop our parents, lalo na kami, kasi nga alam namin na magturo talaga yung. Meron ding mga iba na nagmo-module. Handa raw ang liderato ng SBSI na humarap sa anumang imbestigasyon para ipagtanggol ang kanilang sarili, pati na ang pinili nilang pamumuhay. Samantala, Vicky, ay mahigpit na seguridad ang napapansin nating ipinatutupad dito sa mga umano'y biktima ng grupo matapos makatanggap nga ng impormasyon ang local government unit ng Socorro na balak i-rescue at ibalik sa komunidad ng grupo itong mga nasabing biktima nila. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kabi-kabila naman ang pinagugulong na imbestigasyon ng iba't ibang ahensya laban sa umano'y mapang-abusong kulto sa Surigao del Norte. Pinalilipat na rin ang pagdinig sa mga reklamo laban sa umano'y leader at mga miyembro ng grupo. Yan naman ang tinutukan ni Salima Refrand. Mula Surigao del Norte, kung saan nakabase ang Socorro Bayanihan Services, pinalilipat ng Justice Department sa Metro Manila ang pagdinig sa mga reklamong kinakaharap ng leader na si J. Renz Quilario o alias Senior Aguila at 12 iba pa. Kahit kasi noong Hunyo pa inihain doon, wala pang nangyayaring preliminary investigation dahil sa kaliwat ka ng motion to inhibit ng grupo. It's better to have siguro an independent panel of prosecutors look at the case so they can objectively assess the case. Ayon sa Justice Department,
Hindi raw bababa sa 50 bata ang biktima sa patong-patong na reklamo, kabilang ang qualified trafficking, kidnapping, serious illegal detention, paglabag sa Act Prohibiting Child Marriages, Child Abuse and Exploitation. May mga sexual abuses, may mga child marriages, physical abuses as well that were alleged in the complaint. No? Tinetrain daw sila na maging military agents of the cult at kung hindi sila sumunod, meron silang physical na pag-aabuso. So the way they act, para talagang sindikato. Inaasahan na raw ng DOJ ang mga petition for habeas corpus o yung petisyong maiharap ang mga biktima sa mga petitioner, kabilang ang mga magulang na mga miyembro pa rin ng grupo. In the guise of religious freedom yan, pero there are meets and bounds by which you can respect religious freedom if it goes against human decency already. Bukod sa investigasyon ng NBI, bubuo ng task group ang DOJ kasama ang DSWD para pangalagaan ang mga biktima. 2019 nang mabuo ang grupo para tumulong sa mga naapektuhan ng lindol doon. Kaya nagulat ang gobernador ng probinsya nang may babaeng miyembro na nagreklamo sa kanyang opisina laban sa grupo. Umalis na po siya dun sa kabundukan. After siguro ilang weeks or ano, bumalik po siya. And ang nangyari po, yung husband po niya ay kinasal na po sa iba. Dumating na din po yung mga reports na may mga sinasabi nga pong human rights violation. Yung mga victims, alleged victims, ni-rescue po namin yon. Yung walong minors, tumakas po sila without their parents. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. At kaugnay ng nabaliktad na presko ng NTF-ELCAC, pinag-aaralan ng Defense Department na kasuhan ng perjury ang dalawang aktivistang nagsabing dinukot sila ng militar. Nakauwi na ang dalawa at pinag-aaralan na rin ang susunod nilang legal na hakbang. Nakatutok si June Veneracion. Ang totoo po ay dinukot kami ng mga militar sa kainambal. Pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Kasunod ng pagbubunyag na hindi sila talaga sumuko sa militar gaya ng unang inanunsyo ng huli. Nangangaba ngayon ang mga environmental activists na sina Junila Castro at Jed Tamano. Sabi ng kanilang abogado, kasama na nila ngayon ang kanilang pamilya. The Free Legal Assistance Group is contemplating all available remedies to our clients to protect their interests. All legal remedies are available and are being considered. That are available are being considered by our clients. Hindi pa masabi ngayon kung ano ang kaso ang isasampa ng dalawa at kung laban kanino. Giit ng grupong karapatan, dapat may managot at dapat buwagin na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na nag-organisa ng press conference. This recent case is just one of them, although this is one of the most emblematic examples on why it should cease to exist. So it doesn't deserve public funds, no, from taxpayers' money. Pero sabi ng Philippine Army, walang sibakan sa ngayon sa mga tauhan nilang humawak sa dalawang aktivista. Hindi mo natin na bigla na lang i-delete because of that situation. Yung nakikita natin na parang ipinain na na mag-surrender pero babalik ta rin later on. Pinag-aaralang kasuhan ng perjury ang dalawa ayon sa Defense Secretary. Hindi ito pwede coerce, no? Kasi kung ito talaga ay inabda, bakit pa ilalabas na surrender ito? Kung inabdak ito, di tatamnan na ng kasong masama ito. Hindi ba? Hindi ka nag-aabdak, tapos ipasusurrender mo sa harap ng maraming tao na pagpapabaliktad ka lang. Hindi naman tanga ang armed forces eh. So obvious ito. Subornation of perjury naman ang posibleng isang paraw laban sa promotor ng pagbaliktad ng testimonya ng dalawa. Pagsisinungaling ito under oath para maturuan ng leksyon, tinabi daw ng public attorney na malaya na ibinigay ang salaysay. At saka para dito, ba't magsisinungaling ang maraming tao? Ayon sa Public Attorney's Office Chief, may video sila ng paggawa ng affidavit ng dalawa sa harap ng isang PAW lawyer na magpapatunay raw na walang tinakot at kusang loob ang ginawang salaysay. Pwede pa nga silang makasuhan ng perjury at makulong dahil niloloko nila yung PAW. Tinakot na ano, ay nandun na si PAW, pwede nilang bulungan yung PAW. At hindi kami nakonsinti ng mali. Pero sabi ng abogado ng dalawang aktivista sa militar, they should come clean. They should investigate their own ranks. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
Napaliligiran na nga ng tubig pero bumababa naman daw ang ating huling isda. Kaya pinag-iisipan ng Pangulo ang ilang paghihigpit gaya ng pagpapatupad ng fishing ban. Agad umalma ang isang grupo ng maliliit na manging isda at nakatutok si Ivan Mayrina. Ang Pangulo na nagsabi kumukunti na ang huli ng mga manging isda. Kaya raw pinag-iisipan na ng Pangulo ang pagpapatupad ng ilang paghihigpit para raw mapigil ang overfishing. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, buwaba ng mahigit 11% ang fish production ng bansa sa second quarter ng taong ito kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Buwaba ang ating nahuhuli ng ating manging isda dahil hindi na nasira na yung mga ibang kung saan pinalalaki mga isda. Kaya yun ang ating binabalikan at aayusin at babantayan. Kasi kuminsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Tingin ng grupong pamalakaya, fishing ban ang nais ipatupad ng Pangulo. Bagay na posibleng makaapekto lang daw sa maliliit na mga isda. Sila lang daw kasi ang nahuhuli at pinagmumulta at hindi ang malalaking commercial fishing vessel. Dapat din daw itigil ang mga reclamation at conversion na malaki rin ang epekto sa supply ng isda. Sabi naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, bilyong piso ang nawawala sa illegal, unreported at unregulated fishing. Kailangan daw ng regulasyon dahil hindi naman unli ang ating mga yamang dagat. May tinatawag din tayong unregulated fishing. Ibig sabihin, uri ito ng pangingisda na kung saan walang regulasyon, walang kontrol. So, hindi ito maganda para sa ating karagatan dahil kailangan maging sustainable ang paggamit natin ng ating likas na yaman. Bukod naman sa posibleng fishing ban, sabi rin ng Pangulo, pinag-aaralan din ang pagtatayo ng mga cold storage o imbaka ng mga isda para hindi mabulok ang mga huli at mga processing facility para rito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 Horas. Bago ang inaabangang first ever concert nila this December, nakachikahan at nakabilitan muna natin dito sa 24 Horas ang Queendom. Ishinare pa nila ang secret sa pangmalakasan nilang vocal prowess. Makichika tayo kay Nelson Gandas. Linggo-linggo sa All Out Sundays, napapahanga tayo sa magagandang areglo at biritan ng makapatid lalamunang segment na Queendom na kinabibilangan ni Narita Daniela, Jessica Villarubin, Marian Osabel, Hannah Priscilas, Thea Astley, at Julian San Jose. Ang exclusive chikahan ng GMA Integrated News sa Six Queens na puno ng kwentuhan at syempre, biritan. Kasi nga, pinangarap ko lang to dati. From the title itself, I am living the impossible dream. Marian, syempre bibigyan mo ako ng sample. To reach the unreachable. Ang pagiging queen, di lang daw isang titulo, kundi isa rin itong responsibilidad. Nagsisilbi siyang example. Isa siyang role model, not only for women, but for everybody. Because if you know how to carry yourself, parang nanghahawa na siya sa ibang energy para sa iba. Pero ang ating queens, meron din palang itinuturing na kanilang queens. Sobrang fan ako ni Christina Aguilera. Nung bata kasi ako noon, nung first time ko siyang narinig, sabi ko talaga napawawa ko. So parang sabi ko noon, parang gusto kong aralin, parang gusto kong ma-achieve yung ginagawa niya. Lady Gaga. Wow. Yeah, kasi she can do it all and hindi siya natakot to express herself even though society at that time especially hindi pa masyadong open sa yung type of music. Sa kanilang first ever concert sa Newport Performing Arts on December 2, expect na raw na full force ang anim sa pagpapakita ng kanilang vocal prowess. Ishinare din nila ang secret para in top shape ang kanilang vocal cords. Disiplina din po talaga. Paano? Disiplina? Hindi lang ng malamig, mga ganun. Ganun ako eh. Paano ka nag-vocalize?
Sample na. Sample. Sa YouTube po ako, nag-ano ako, nagka-copy. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Pang-vocalize ko. Hindi, oh Holy Night. Kahit hindi pa Pasko, oh Holy Night ako lagi. Pag yan, di namin narinig mamaya, ha? Sige lang ako, Julie. Kilala kita. Kaya mo yan. Ipon lang nakakarinig yun. Sa pagpapatuloy ng GMA Integrated News Interviews Queendom, expect more biritan, expect more revelations, at mas heart-to-heart ang talk. Nakakalungkot. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Iniimbestigahan na ang tatlong tauhan ng Office for Transportation Security kaugnay ng nawala umanong dolyar ng isang dayuhan sa NAIA. Isa sa kanila ang nahulikam na may tila isinusubo. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Ang kuha ng CCTV ang sentro ngayon ng imbestigasyon ng OTS o Office for Transportation Security tungkol sa nawawalang $300 ng isang pasahero sa NAIA Terminal 1 gabi ng September 8. Nag-conduct ng usual inspection and then later on yung pong ating pasahero ay bumalik po dun sa ating security screening checkpoint to raise his complaint nga po na nawawalan nga po daw siya ng pera. Ayon sa OTS, agad daw inaksyonan ang sumbong pero nang kapkapan ang mga naka-duty, wala silang nakitang dolyar kaya palaisipan kung saan ito napunta. Nang i-check sa CCTV, nakita ang isang 28 taong gulang na contractual employee ng OTS na tila may isinubo at inaalam ngayon kung ito ba ang nawawalang pera. Kung makikita po dun sa CCTV, isang beses lang po yung one time lang po niya isinubo yung object. Opo. Isang paspasan lang na gano'n. Opo. Meron po bang katabi po siyang OTS personnel nung ginagawa po niyo itong pagsubo na ito? Base po dun sa CCTV, meron din pong personnel dun sa kanyang tabi. Tinitignan natin kung yun nga po bang sinubo niya ay yung perang nawawala, na sinasabing nawawala nung pasahero. Same area din po siya, naganap yung pag-inom ng tubig. Yes. Hindi na po siya lumayo sa lugar niyang yan. Hindi na kinatayuan po niya. Makikita rin ang OTS personnel na tinatakpan ang kanyang bibig habang may hawak na bote ng tubig. Nakatayo sa kanyang tabi ang isa pang OTS personnel. Right now po, inimbestigahan po natin yung subject personnel na involved at yung supervisor niya. At mayroon pa pong isang personnel na involved dun sa incident po. So bali tatlo po yung under investigation po ng OTS. Initially po, dinenay po ng ating personnel na yun nga po, kinuha niya po yung nawawalang pera from the Chinese National nga po na umalis sa NAIA Terminal 1. Isinailalim na sa preventive suspension ng tatlong tauhan ng OTS habang umuusad ang malalim na investigasyon sa insidente. Kasama na ang pag-alam kung ano ang isinubo at umano'y nilunok ng OTS personnel. Sa aming policy po, dun sa checkpoint, bawal po ang kumain dun sa area. So yun po ang tinitignan din natin, isa din po sa kailangan nating imbestigahan. We are actually coordinating with the PNP ABS group po, no, para sa filing ng criminal case against dun sa, kung ipopursue po ng we encourage po yung complainant, kung ipopursue niya po yung kanyang complaint, then we will assist him. Inaasahan na sa loob ng ilang linggo ay matatapos ang imbestigasyon at rekomendasyon ng OTS sa naturang insidente. Asahan po ninyo na magiging fair po yung aming investigation at kung may makikita po tayo na maling ginawa ng ating personnel, we will make sure na magkakaroon na tayo ng appropriate action. Could be administrative case with the ultimate penalty of dismissal from service para po hindi na makaulit at makapasok sa iba pang ahensya ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso, midweek na at ang good news ay wala pang bagong bagyo na namamataan. Pero sa pabago-bagong panahon, dapat maging handa pa rin tayo maparain or shine. Wala pa ulit epekto ang habagat kaya posibleng maalinsangan na naman ang panahon sa ilang lugar.
At kung may pag-ulan man, yan ay dahil pa rin sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms. I-check natin ang rainfall forecast ng Metro Weather dahil sa Luzon, wala pa namang gaanong pag-ulan sa umaga maliban lang dito sa Palawan. Pero pagsapit ng hapon, malaking bahagi na ng northern at central Luzon ang uulanin, pati ang ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region. Maraming lugar ang makakaranas ng malalakas na ulan, kaya mag-monitor pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila naman, kung medyo dumadami na ang labada, mas okay kung maaga nyo yung isampay dahil bandang hapon ay may chance ulit ng localized thunderstorms. Yung mga kapuso naman natin sa Visayas, umaga pa lang, posible na po ang ulan dito sa western portions. Mas marami nang uulanin sa hapon at may malalakas na ulan na dapat asahan dito sa Negros Provinces, Bohol at Samar Provinces. Kung mapapansin ho ninyo sa ating rainfall map na may heavy to intense rains, kaya magdoble ingat mga kapuso. Magpapatuloy rin ang maulang panahon sa Mindanao bukas. Halos buong Mindanao ang uulanin sa hapon at maraming lugar ang makakaranas ng matitinding ulan. Kasama ho dyan ang Misamis Occidental, Caraga, Bukidnon at Cotabato. Stay alert mga kapuso dahil posible pa rin ang pagbaha o pagguho ng lupa. Katulad ng naranasan sa Libungan, Cotabato, umapaw ang tubig sa mga sapa at dumagdag pa sa pagbaha ang mga naputol na puno na humambalang sa daan. Pero may ilang sasakyang nagbaka sakali pa ring tumawid kahit malakas ang agos ng tubig. Nalubog naman sa baha ang isang paaralan sa Pikit, Cotabato, kaya sinuspinde ang klase. Pinasok na rin kasi ng tubig ang ilang classroom. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw humuhupa ang baha, kaya mukhang matatagalan pa bago ito magamit ulit. Samantala, may cloud cluster na nakita ang Pag-asa sa silangan ng Southern Luzon, pero as of now, wala pa itong epekto sa ating bansa. Patuloy natin yung imo-monitor sa mga susunod na araw. Yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Planchado na ang isa sa mga balakid sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong transportasyon. Binigyan niya ng exemption ng COMELEC sa ipinatutupad nitong spending ban kontra vote buying. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang ibang land bank ayaw mag-release ang fuel subsidy card dahil hinahanapan pa ng exemption. Ang hinaing ng mga jeepney driver na nakaugat sa paglilimita ng COMELEC sa pamamahagi ng pera bilang pag-iingat sa vote buying. Tinuldukan ng COMELEC matapos aprubahan ng hiling ng DOTR at LTFRB na bigyan ng exemption sa patakaran ang fuel subsidy program at iba pang programa para sa public transport. Hindi natin patatagalin sapagkat kailangan niya ng ating mga kababayan na nagmamaneho ng pampublikong sasakyan. Ayon sa COMELEC, mula September 15 hanggang October 30, bawal ang pagpapatupad ng social services ng gobyerno at ng government-owned and controlled corporations. Pwera na lang kung ihihingi ng exemption sa COMELEC at aaprubahan. Anyway, nagpapasalamat sa COMELEC, bawal na yun yung pamamahagi. Pero kung pamamahagi naman ay nanggagaling sa politiko, pero ito naman ay galing mismo sa direktor gobyerno. Kasama sa mga makikinabang dito ang mga namamasada ng traditional jeepney, bus at taxi na makatatanggap ng tig 6,500 pesos. Iba naman ang halaga sa iba pang pampublikong sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Magpupulong sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Executive Secretary Lucas Bersamin para talakayin ang isasampang kaso laban sa China. Kasunod yan ang nakitang mga sirang bahura sa bahagi ng exclusive economic zone ng bansa, kung saan may pabalik-balik umanong mga barko ng China. Nakatutok si Joseph Moro. Kuha ito ng UP Marine Science Institute o UPMSI sa isang bahagi ng Rosulo Iroquois Reef noong May 2021. Masigla at buhay na buhay pa noon ang makakapal ng mga corals na pinamumugaran ng iba't ibang klaseng isda. Madaming isda, no? May mga triggerfish. Nakakatuwa na may mga isda pa talaga dun, no? Pero Hulyo ngayong taon, ito na ang tumambad sa AFP Western Commando Westcom na magpatrulya sila sa Rosul Reef. Tila nakalbo na ang mga coral reef doon. Hindi tiyak ng UPMSI kung eksaktong lugar ang nakuna nila noong 2021 sa napuntahan ng Westcom nitong Hulyo. Pero sabi ng Westcom, sa timog na bahagi rin daw ito ng Rosul Reef.
Ganito rin ang nakita ng Coast Guard ngayong Agosto hanggang Setyembre. Makikita natin na ang buong vicinity ng Escoda Shoal at ng Rizal Reef ay talagang totally dead na yung corals, no? Sa Rizal o Iroquois Reef at sa Bina o Escoda Shoal, nagpapabalik-balik ang mga Chinese Maritime Militia nitong mga nakaraang taon dahil nagtatangka raw ang China na magtatag ng presensya doon dahil malapit lamang ang mga ito sa Recto o Reed Bank na pinaniniwala ang mayaman sa langis at gas. Nakikipag-ugnayan na ang National Task Force for the West Philippine Sea sa UP Marine Science Institute at maghahain din ng kaso ang Pilipinas laban sa China. Ayon sa task force, aalamin ang lawak ng pinsala na nakita ng Coast Guard at Westcom. Ayon sa UPMSI, base sa isang pag-aaral, $140,000 o halos 8 million pesos kada square kilometer ang halaga ng mga coral reefs sa Pilipinas base sa potensyal nito na makapag-produce ng mga isda at tourism value. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, magpupulong sila ni Executive Secretary Lucas Bersamin para pag-usapan ng isasampang kaso. We will pursue these cases against China. This has been happening for many years, but the documentation started a couple of years ago. Pinag-aaralan na rin ng Office of the Solicitor General ang pagsasampa ng reklamo sa Permanent Court of Arbitration laban sa China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Update po sa mga nawawalang sabungero. Nakatutok na sa forensic evidence ang CIDG dahil tikom pa rin ang mga suspect sa kung sino ang mastermind. Mahigpit silang binabantayan dahil sa posibleng banta umano sa kanilang buhay. Tinutukan po yan ni Marisol Abdurrahman. Exclusive! Sir, kumusta po kayo dyan? Okay lang po. Matipid ang sagot ng mga suspects sa pagkawala ng ilang sabungero nang tanungin ng GMA Integrated News. Sabi ng CIDG, kahit sa kanila, ayaw din nilang magsalita. We do not expect them na magsasalita o itutugay yung mga mastermind nila dahil mga nganib din ang kanilang mga pamilya. Bagamat umaasa pa rin ang mga otoridad na ituturo ng mga suspect ang mga mastermind, pero habang wala pang nakukuhang statement, the CIDG is now concentrating doon sa forensic evidence. Kasi even maka-extract kami ng information dito sa mga nahuling suspect, it's useless if it's not assisted by a lawyer. So hindi rin namin magagamit sa korte. Hinihintay na lang daw ng CIDG ang commitment order para mailipat ang anim sa kulungan kung saan sila angkop. Alam daw kasi ng CIDG ang banta sa buhay ng mga ito. Yung mga mastermind sa kasong ito, maaring i-silence nila itong mga nahuli natin para hindi na makapagsalita. And that's the reason nga we double our security. Naninindigan naman ng CIDG na walang planted sa ginawa nilang operasyon gaya ng sinabi ng ilang kaanak ng mga biktima. We did our job by implementing the warrant of arrest. Patuloy pa raw na nangangalap ng mga ebidensya ang CIDG para matukoy kung sino talaga ang mastermind sa pagdukot sa mga nawawalang sabungero. Pero hindi raw sila titigil hanggat hindi na ibibigay ang hustisya sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Pasintabi po sa mga naghahapunan, kakaiba pero sensitibo ang sunod niyong mapapanood. Isang linta ang natagpuan sa lalamunan ng isang babae sa China. Ito po yung kuha ng bronchospin na ginawa sa 60 taong gulang na babae sa Yunnan Province. 3 pulgadang buhay na linta ang matagumpay na nakuha sa kanyang trakea. Halos isang buwan na raw na inuubo na may kasamang dugo ang ginang bago ito nagpunta sa ospital. Ayon sa director ng pulmonology department ng ospital na tumingin sa kanya, nagtatrabaho sa bundok ang pasyente bago ito nagkasakit. Uminom daw siya ng tubig mula sa bundok na posibleng pinagmula ng linta. Paniwala ng mga surgeon, nalunok ng pasyente ang linta at saka ito gumapang papunta sa kanyang trakea kung saan 2 linggo itong nanatili. Nasa maayos na kalagay na po ang pasyente. Lusot na sa plenary debate sa pondo ng Commission on Elections, Office of the Ombudsman at National Historical Commission of the Philippines. Pero bago yan, may mga isyung tinanong ang mga kongresista kabilang ang mga hakbang para hindi mabura ang kasaysayan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Inusisa sa Kamara kung dapat bang alisin ang inilaang 51 million pesos na 2024 confidential fund ng Office of the Ombudsman para magamit sa mga programang mas kailangan ng publiko. Sa usapin ng agrikultura, pagkain, trabaho at saka mga necessary no na dapat paglagyan natin kung yan ay mapag-uusapan natin na mailagay na lang ang mga confidential funds na ito at kung hindi naman kailangan ng ombudsman. Kasunod yan ang naunang pahayag ng ombudsman na hindi nila kailangan ng resibo bilang katibayan sa wastong paggamit ng confidential fund at hindi dapat isapubliko ang pagsusuri ng Commission on Audit o COA sa gastusin ng gobyerno. Ang punang yan, sinagot ng sponsor ng budget ng ombudsman. Kung merong pagdududa na yung tinatawag nating anti-corruption body ng gobyerno ay magiging corrupt din tungkol dito, ako na rin po magsasabi, tanggalin po natin itong 51 million na confidential fund ng ombudsman. The proper time ng motion, mag-move po ba yung ating kagalang-galang na sponsor na tanggalin ang confidential fund ng ating Office of the Ombudsman? I hope that Your Honor is not putting me on the spot, Mr. Speaker. But it would be the decision of the body, whoever makes the motion. I will second that. Nauna nang sinabi ng ombudsman na ang confidential fund ay para sa pag-iimbestiga ng mga reklamo ng katiwalian at nagsusumite naman sila ng mga documentary proof ng pinagkagastusan nila. Sa ngayon, hindi pa naman daw panahon para kaltasan o dagdagan ng budget. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson Stella Kimbo, marami pa raw pwedeng mangyari sa mga confidential fund na hinihingi ng iba't ibang ahensya na nasa mahigit 10 billion pesos na. Subalang din sa plenary debates ang pondo ng Commission on Elections kung saan naungkat ang issue ng isang private IP address na ginamit sa pagtatransmit ng boto noong 2022 elections. Bakit naka-concentrate sa NCR at sa Region 4A? The questions remain and the questions are gaining steam dahil gumamit ng iisang IP address at nasa isang private network pa. Paliwanag ng COMELEC dito, gumamit sila ng private IP address ng isang telco para mas secured ang transmission. Pero binago na rin nila ang proseso para sa 2025 midterm elections. I think the best evidence here is yung election returns dun sa precinct level. So until now, wala pa pong nakikitang election return na hindi nagmatch doon sa final transmission. Lusot na sa plenary debates ang pondo ng COMELEC at Ombudsman, gayon din ng National Commission on Culture and the Arts, National Historical Commission of the Philippines, National Library at National Archives. Pero bago yan, tinanong kung anong ginagawa ng National Historical Commission of the Philippines para hindi malimutan o mabura sa kasaysayan ang mapapait na aral ng martial law. The atrocities and plunder of the Marcos Sr. martial law regime and the sacrifices and heroism of its victims and survivors must never be allowed to be swept under the rug of distortion and historical revisionism. A whole-of-nation approach is necessary. On the part of the agency, it utilizes available resources, network, and collaborate with trusted communicators and institutions in the public and academic fields. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Fanboy achieved si It's Showtime Young Star Baby Argus nang makabonding niya ang fellow Chinito cutie na si David Licauco. At birutuloy ng ilang netizens, papasa silang mag-ama. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nandito ako dahil may kailangan ako sa'yo. Ah! Nandito ka? Dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako? Kaya nandito ka?
Team Monique or Team Clay? Gardine, ako lang ang nababagay sa'yo. Kung sino man ang manok nyo para kay Gardine, played by pambansang Ginoo David Licauco sa Kapuso Hit Series Maging Sino Ka Man? Sabi nga nila na ang pag-ibig ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Aba, mukhang back to zero muna ang labanan. Dahil lang nagwagi on a lucky date with David, walang iba kung hindi ang kanyang tila mini-me na si It's Showtime Young Star Baby Argus. Ang meet-up ng dalawang Chinito Cutie. May bonus na dance battle na may million views and counting na sa TikTok. May song cover din na pinusuan online. It's been raining in Manila, hindi ka ba nalalamin? Nakakaliw sobrang si Argus kasi parang, alam mo yung at 5 years old, tapos ganoon na siya katalino, ang dami yung sinasabi, ang dami ng tanong sa akin. Sobrang curious siya about life. Tapos nakita ko na very bubbly siya. Biro nga ng ilang netizens para raw mag-ama sina David and Argus. Pwede mo na daw siyang anak. Yun nga eh, parang practice nga daw eh. Sabi nila, holding hands kami, parang lakad-lakad kami sa mall. Parang, uy, parang ito yung future ko. Nakitang-kita naman sa pag-aasikaso ni David sa kanyang mini-me. All smile naman si Argus na mukhang enjoy at nagmukbang pa sa resto ni David. Game na game rin ang dalawa na nag-arcade at nag-shopping sa isang toy store. Cuteness overload nga raw ang interaction ng dalawa na undeniable ang resemblance sa kanilang selfies together. Actually, in-invite nga ako ni Argus, sabi niya sa akin na, uy, Kuya David, punta ka ng Showtime. Bisitahin mo ako. So sabi ko, sige, basta sasamahan mo ako. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chica this Wednesday night. Ako po si Iya Araliano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 96 days na lang, ha? Pasko na! Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.